dili na to makita mga katuran kung paano nga ining tatlo ka young people nag-stand mga katuran, no? Sa ila nga matuod nga Diyos. Si King Nebuchadnezzar, king sa Babylon, nagimo sa golden image, kaging pahamtang niya sa plates ng Dura, kag gipatawag niya ang iyong mga princes, ang iyong mga counselors, mga captains, kag mga rulers sa iyang ginharian mga kuturan sa pag halat sa sining larawan ng iyang inubra mga kuturan. Kaging hari si King Nebuchadnezzar nagimo sa decree nga sa tiyon nga maghuni ang tanan na salib sa mga instruments, ang tanan ng mga pungso, tanan ng mga rasas ng tao, mga makabati, sa huni sa mga instruments, ya sila maghahapa at magasimba sa golden image nga iyang inhimo mga kuturan. No? At yan, sa natabo na naghuni ang madamo ng mga instruments mga kuturan, naghapa ang tanan ng mga katawahan sa pagsimba sa larawan na ginubra ni King Nebuchadnezzar. Kaya ining tatlo kaya people, si Shadrach, Meshach, at Abednego, wala sila mga kuturan mag-worship kaya magsimba sa sining larawan na ginhibo ni King Nebuchadnezzar. Kaya nga ang mga kuturan, sila mga Jews, sila mga Hebrew, kaya sila mga tao nga nakakilala sa matuod ng Diyos. Sila ang tatlo kayang people nakakilala kung sinugid ang matuod nila ng simbahon kag sila nakakilala sa ang matuod ng pag-alagdan sa nila Diyos. Kanya pangod sa among mga buta gin-report, no, gin-sumbong sa mga kadyans ining tatlo ang mga young people kay King Nebuchadnezzar. No, kanya ang hari nagpatawad sa sining tatlo kayang people. Kanya sa nag-abot ng tatlo kayang people, ang mahining ginbasa nato sa Bible, sila ni King Nebuchadnezzar, sinya, sa katuyuan ba na ini? Shadrach, Meshach, at Abednego, niya nga wala kamo magsimba sa golden image niya akong inubra. Niya kung handa kamo, sinya patunugon uliwag ang mga instruments. Sinya sa tiyon, niya kung magtunog ang instruments, niya kung kamo magapa at magsimba sa golden image niya akong inubra, niya maayo. Niya pero kung hindi, sinya makilala niyo, sinya nga itakbong kamo sa nagagabdab ng horno sa kalayo. Niya kagsasimbo na lang inang at Diyos nga makaluwas sa inyo sa akong kamo. Grabe nga challenge mga kultura. Kanya, nanotara naton, ang sabat sa tatlo ka mga young people. Sinya maangari, niya huwag kami ginalang magsabat sa imo sa sinin. Sinya ang Diyos na among ginaalagad, makasarang magluwas sa amon. Kag makasarang magluwas sa imo kamon kuhan. Huwag sila kaadlok mga kuturan. Amoy na ang lingwahe sa pagturo. Kulang tayo yan sa pagturo, mga kuturan, wala siya si kahadlok. Bisanta ka matayon ang iya ginatubang, mga kuturan, dili pa makita ang power sa pagturo, mga kuturan, nga wala pili, bisanta sa mga young people, kung ari ang real na faith, mga kuturan, then, waay, mga kuturan, kita sa dapat ng kahadlokan. Praise the Lord, hallelujah. Because we know, they know, mga kuturan, nga ang Diyos ni na among matuod nga Diyos ta hindi ang Diyos Dios ni King Nebuchadnezzar nga golden image mga kuturan. Amo na mga kuturan, isa sa atang kapulahan sa sining gabi nga mga matawhan kay nakakilala kita sa matuod nga Diyos. Nga bulahan sila nga ang ila nga Ginoo amo ang Diyos. Praise the Lord. Kaya sino man matuhod makasalbar sa kamot ni King Nebuchadnezzar. Isa ka empire. Isa ka powerful. Kagkun ano ang tanan ng mga kingdoms under sa iya. Nagsiling empire sa unang panahon, ang tanan ng mga kingdoms under sa iya mga kuturan. Kagkun ano ang iya ihambal, mahimok it mga kuturan. Praise the Lord.
Pero dito makita ang standing. Ang tinidugan. Siling tatlo ka young people. Na wala sila mahadlok sa harik, mga kapatid. Nabisan pa ang amay, kamatayon sila na ginatubang. Praise the Lord. Kanya sa tapos ang inhamba nila ini, nagbalhin ang itsura sa hari. Kaya na insulto ng hari, mga kulturan. Nga sila mga slave lamang nga nakalambot, dirahalin sa Juda. No? Nakahambal sa among mga tulong sa hari, mga kulturan. No? Kaya sila sa hari. So niya inita niyo sa 7 times ang horno. So niya inita niyo sa 7 times. Siya niya kagapusa ining tatlo ang mga young people. Niya sa ilang mga bayong at sa ilang mga pulos. Siya niya pag-ihaboy sila sa horno sa kalayo, mga kuturan. Kanyan, bangod, kay ang sobro sa hari, perte kasako, mga kuturan, kay akik ang hari. Siya niya nagsobro siya sa mga valiant men. Sa paggapo sa sining kay Shadrach, Meshach, kag Abednego. Kanyan, bangod, ang sobro, madali, ginhaboy sila dito sa horno sa kalayo. Kag bangod, sa init, mga kuturan, na 7 times, na una mapatay ang naghaboy sa ila ng mga valiant men. Kanya paghaboy mga kuturan, nagligid-ligid itong tatlo. Kagkatindog sa sulod sa hurno sa talayo, pag naglakat-lakat, nagdayan-dayan sa tunga mga kuturan. Kapapakita ni King Nebuchadnezzar, nakibot siya, no? Kag nagtindog sa gulpi. Singya ba? Singya, waay ko sila maano? No? Kag wala kit sa baho sa ilabayo. Kagbaho sa ilabuhok nga nasunog si kalayo mga kuturan. Kanyan, niya hindi ba na? Niya tatlo sila ang atong ginuboy? Siya nga ang apat na sila na nagadayan-dayan sa Lord sa murno sa kalayo. Niya nga ang isa is like a son of man nga nag-upod-upod si ilang mga kuturan. Kanyan, natika lagi sila, no? Nga wala agad maano, wala agad masunog mga kuturan. Wala ka landas ang power sa kalayo sa sining tatlo mga kuturan nga naging apat na sa santo atay. Kanyang ipatawag sa ngari. No? Yung siya bak, may sakit binigaw niya, buha ka muna. Kaya nagbuha yung tatlo mga kuturan. Kaya nakita nila mo wala agad maano, wala agad masunod, no? Katingalahan, miracles ang natabo ng mga kuturan sa sining tatlo. Sininya siya drop bisa kaya binigo sininya pakamayuhon ang inyong Diyos nga inyong nga ginalaga. Sininya kayuhay na sa ibang mga Diyos nga makahimo sining pagluwas niya kundi ang Diyos ni siya drop bisa kaya binigo mga kapatulan. Niya kag sa sining nga time ang hari naging mo sa dako nga dipray niya nga ang tanan nga pungsod katawahan kag mga tao sininya hindi makilala sa ibola na kinalahong ni ibang nga Diyos niya kundi ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at ni Abednego, mga kuturan. Kaya sa sininga tayo, mga kuturan, gin-promote sila sa hari, gin-bless sila, mga kuturan. Tungod nga nakita sa hari, kag mismo ang hari, nagtuo, mga kuturan. Nga matulad, nga ining Diyos, mga kuturan, nga kinatindugan ni Shadrach, Meshach, at ni Abednego, amo ang matuod kag buhi na Diyos sa santong atay na naghimo sa dapat na kaluwasan, mga kuturan. Praise the Lord, mga kuturan, mga young people, sa sining gabi, ginapakilala ko sa inyo na ining Diyos ni Shadrach, Meshach, at ni Abednego, amo ining Diyos sa sining gabi na atin na inasimba sa ginakalagad, mga kuturan. Amo ining siya at Diyos, praise the Lord, na naghimo sa dapat na kaluwasan, mga kuturan. Kung kita maghimo sa pag-stand, pagtindog sa sining at Diyos, pagtindog sa iyang truth, sa iyang mga pulong mga kuturan, ang Diyos mag-upod sa inyo mga kuturan. Praise the Lord. Kung kita nag-stand, kung kita luya, kung kita nag-aside, kung kita nag-stand sa iyang mga pulong mga kuturan, no? Praise the Lord. If we love His ordinance, if you love this God, mga kuturan, kag hindi kita mag-compromise, praise the Lord, ang Diyos upod sa inyo, mga kuturan. 24 hours, ining na Diyos, waay nagabulat sa tao, mga kuturan. Praise God. Ang Diyos nagahimo sa mga pagluwas sa iya mga katauhan, nga loyal sa iya mga kuturan.
ang Diyos nagahimo sa mga pagluwas, kag ang Diyos nagapanalapisan pa sa mga herbs sa atin nga iyang mga katawhan. Ang herbs ang Diyos na ginapadala ng ang katuran sa iyang mga katawhan sa amo ang mga angels, mga katuran. Ang angels, amo ang ginapadala sa Diyos na nagapover sa kag nagaprotect sa amo man yung tabok sa ila, nabisan pa sa time na alam sila sa hurlo sa kalayo, mga kuturan. Waay sila ba ano? Kaya nga ang Diyos may heads sa mga katawahan sa Diyos na nag-trust sa iya, kaya nag-asimba sa iya, mga kuturan. Praise the Lord! Hallelujah! Huwag kita dapat kadlukan, mga kuturan. Praise the Lord! Huwag kita dapat nga kahangawaan, praise the Lord. Sa ating kabuhi, mga kuturan, ang Diyos matutunggib kung kita, mga kuturan, nag-stand. Kung kita mga kuturan nag-alagad sa iya, faithfully sumo sa iya mga pulong, mga kuturan, ang Diyos nag-aubay ito, nag-aupod sa atin. Why na mga balo, nga bisan pa sa atong mga trials, ini nga Diyos, why nag-abulag sa atin? Bisan na mga battles, bisan na mga trials, praise the Lord, hindi pa ibitar, sa tagsa natin na kabuhi, na pagpangabuhi sa kalibutan, praise the Lord, mayawa ang gusto mag-challenge sa atong pagtuo, mga may worldliness, may kalibutanon, may mga personal battles, may mga personal attacks, mga kuturan, na pinagin sa mga tumulo, na mga people sa Diyos, na nangalagad, na nag-stand sa Diyos, since kinabatay sila mga kuturan, na naghalad sa mga kabuhi, na nagsindog sa ordinans, remember this, God, Diyos, na ini mga kautulan, waay nagabunag sa ato. He is faithful. Even sa time na nagakipaw-kipaw. Praise the Lord. If we stand, if we keep on our faith, God is with you. For Jesus said, no, I am with you always, even to the end of the world. Psalms 23 verse 4, praise the Lord, though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Something God will use you. And thousands of devils will attack you. Will challenge you. Isabi ko na ito. But David says, remember this. Though I walk through the valley, the shadow of death, I will fear no evil. For there is thousands of angels. There is a running warriors of angels. On your left side, and your right side. Yes. Nag-stand, mga kuturan. Sometimes sa mga battles na doon din kita kutwas. Sometimes gina do ay na kita tanan na mahimok mga kuturan na himok tanan. Praise the Lord. But we thank the Lord for His wisdom. Nga Diyos nagapakilala sa ato. Trust me. Depend on me. For without me, ye can do nothing. Praise the Lord. Siya alam yun, mga kultura. Ang able sa tanang ng butang. We have nothing. That's why si Paul nagambat. Romans chapter 8 verse 31. If God be for us, He shall be against us. Yes. Kaya mo na yung mga butang, mga kutura. Kasi din ni Paul, we are more than conqueror. Because there is God, praise the Lord. The God of Shadrach, Meshach, Abednego. The God of Abraham. The God of Isaac. The God of Jacob, praise the Lord.
He is the same yesterday, today, and tomorrow. Praise the Lord. Still, nga nag-upod sa iya mga katawahan, mga kultura. Hallelujah. Praise the Lord. Young people, mamaan, adore ka ma. Praise the Lord. If we have genuine desire sa pag-alagat sa sining na Diyos, mga kultura. Na may firm kita na tinindugan, mga kultura. Huwag magbalo. Huwag kita galing kay balo. Nga even sa tayo sa atong mga trials, nga grabe ng mga battles, mga kultura. Hindi kita lang iisa. Praise the Lord. Ara sa mga kultura. Magpanawag kita sa kaalaan sa Diyos, ang Diyos yarangin, mga kultura. Hallelujah! Isang sa tayo sa atong kultura. Amo ni mga kultura, no? Ano tabo sa ina? Willing sila mapatay tungod sa sining pagpindog sa sining Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Gani way rason hindi tayo pag-i-proclaim na Diyos. Gani way rason hindi tayo pag-i-exhort na Diyos, mga kultura. Let us exhort His name. Let us preach His name, mga kultura. Kay nga siya among Diyos na matuod, mga kultura. Kaya ang Diyos hindi lang mag-manifest, mag-upod sa kundi mag-manifest gift sa ato kabuhi mga kultura. Praise the Lord. No? Ang ato lang gimay mo, stand for His truth. Tindog. Sige. Keep holding your faith. Ala, tindog mga kultura. For the battle is of the Lord. Makita nyo nga ang Diyos na mga magasabdog sa mga kaaway, mga kultura. Hallelujah, batuhon nila. Kaya nagkapatingin ko sila. Ang hindi lang sugit. And I have experience also, mga kultura. Bisa hindi naman makita ang angels, bisa hindi naman makita ang angels, but we believe praise and angels. Sa atong church, sa atong prayer, sa time sa atong prayer, sa time sa atong battles, sa time sa atong worship, mga kultura. They are a ministering spirit. They are a ministering angels, mga kultura, nga nagabulig sa atong, nga nagaluwas sa atong. Hallelujah, praise the Lord. Anong mga mahimok, mga kultura, sa mga demons, angels? Presensya pala sa Indel, angels, mga kultura. Oops, as nalakbuda. Yes! Say it there! Yes! Kunara ang angels, mga kultura, sa atong tunga, waay sa mga demons na maka-atrapa. That's why ang mulang heads natin, 24 hours na nagabantay sa ato. Because we are in the love of God. Mga anak kita sa Diyos, mga kultura. Nga wala sa mga malaot na makadawat sa ato. And sometimes kita mismo hindi man makadawat sa malaot. Because of angels. Because sa nilang intervention. Praise the Lord. No? Hallelujah! If we remain faithful, if we remain na nag-stand kita sa Diyos, mga kultura. Loyal, truth, praise the Lord. Ang Diyos siya always na kultura. Kag wala limit ang mahimok sa pato. Wala limit, mga kultura, ang mahimok sa pagtugo sa sininga Diyos. Praise the Lord. No? Kag nga ang nag-stand sila sa sininga time, ining tatlo, ka mga young people, because mga kulturan, nabisan araw sila sa tumaas ang Babylon, na-define na nila ang ilang pagalingan. Who they are and who is their God. Say amen. Yes. Connected sila. Saturated na ang ilang man. Fixed na ang ilang desisyon. Nga wala na sila sa alagaron ng iba, kundi ining ang Diyos mo. Sa sininga gabi, fix na kita? Yes! Fix na kita? Yes! Fix na kita? Yes! God is with you. Amen!
Now, kung nag-decide kita, mga kultura, kung nag-desisyon, considered na heart na mag-obey sa iyang mga pulo, magtindog sa iyang mga pulo, kung hindi ma-scatter ang atong mind, mga kultura, ang Diyos magagamit sa atin. Ang Diyos mag-upon sa atin. Praise the Lord. I cannot stand without God. Amen. I can't stand without God. Ako isang ordinaryo lamang ngayong people sa unang mga kultura under ni Pastor Cordova. And deeply in my heart, mga kultura, I thank Pastor Cordova and his family. I thank Noya Lampang. Noya Lampang mag-quad, mag-tribute kay Sister Evelyn Dolan doon alang-alang mo yung matindong. But sa ako nagipusoon mga puto na Sister Belen she's my mother in faith. Sister Belen nangin malulog sa ako. At bisa pang kapangakig na sa akin yata ang tingong ginawal kita lulog. Pero kapangakig na. Kaya mga damo sa mga encouragement na mga na kanya sa ako noon. Inakabit ko ni sila kapamilya. Pamilya sa unod. Pamilya sa Diyos. I love them. Praise the Lord. That's why nga makabot ko sa sila, garip pa ako daw sa kusina. Kaya nag-sukat sa kanon. Kaya nga ha, bisaran ko na ko sa paruta, magpunin ko din sa sila. Inakabit ko ng ila balay, ang balay ko. No? Kaya natin ano bala, you are free kung anak ko. Say amen! Si Toto Nobel, gamay pa din sa muna. God, we thank the Lord na nakita kami, naku na sa, kaya naging minister pa. Praise the Lord! Let's clap our hands in the Lord. Praise the Lord. Kaya pa na siya mga kalam sa among kasi, iti nagawa na siya mo. Iti bata, si Pribata. Ano mo ginaya? Dulang sa, malang nakita ka siya. Pero bisag kamay ni siya, sa unang kultural, upon na niya siya sa Ipanjiriso. May mga pundo na niya siya. Praise the Lord. One time, first time yan ang wali sa Baruta. Di, hindi ko mga party. Hope the night na tayo. Kaya doka praise mo sa akong lang mga kultural nga kamay ko sa isang ulam, oh. Ah. Kung magwala yung sa Baruta, dalay ako ng Ginoo. Dalay ko, minister na sa tuwala na sa. Thank you, Lord. Kaya ginapasalamatan nato ng mga kulturan ni May, madugang ang minister sa ato. Hindi ba ni Ma'am ang bulo ato? Hallelujah! Praise the Lord. But if we remain faithful to God, mga kultura, someday God will promote you. Ang Diyos mag-bless, ang Diyos mag-luwas, ang Diyos mag-gamit sa atong mundo. Hallelujah! But before that, kinalan, i-define ito na ito na. Like sa pitching, mali ko na makina, i-define na ginalan ang atong kubilingong. Kamaghimong sa tinindugan. Kaya ang Diyos, nagahulat man lang. No? Nagahulat man lang ang Ginoo. Inahulat niya kung loyal kita sa iya. Kung kinaprove ka mga kulturan. No? Nga wala na ang hulot. No? Ang kalibutan. Or what I mean, ang worldliness. Sa atong kabuhi mga kulturan. Then, dira ang Diyos mag-move. Kapag gamit sa atin. Praise the Lord. Define. No? Yung meaning sina to determine that amen specify exactly. No? Ginalan specify mo ganyan kung sino ka. Specify tagit mga kuturan. Kasubong sa sinigatan ko. Kung sino ang atong Diyos. Specify tagit ang atong doktrina. Specify tagit ang atong ordinance. Say amen! Amen! Kay
hindi gusto ang Diyos sumix. Kilala niya, Bible says, kilala ko ang ako, mga katawan. It means to bring a light, mga kutura, no? Shine your light. Kinala, ishine ka ang truth, ishine ka ang kamatuguran mo. Subunga, lain kita ng mga katawan sa Diyos. The Bible says, in the book of 1 John chapter 3, verse 1, the Bible says niya, we are the sons of God. We are the saint of God. We are called and chosen. Hamakon mo na ang status natin, ang posisyon natin sa Diyos. No? We are righteous, we are godly. We are holy, praise God. We are pure and saved. We are ambassador for Christ. We are sheep of His pastures. And we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, and a peculiar people. Peculiar gani, lain. Waay kaya kaangay. Lain kita sa iba. Lain kita sa doktrina. Lain kita sa pamatasan. Lain kita sa pagtuo. Lain kita, mga kuturan, sa mga tanan, pamisti. Lain ang aton niya image. Praise the Lord. Hallelujah. Because ang Diyos nag-manifest sa aton kabuhin. Lain aton simba. Lain aton prayer. Lain aton doctrine. Lain aton Diyos. Kalamos ang Diyos sa kalibutan. Subong. Kasi nagligan may bago naman ng Diyos nga nagwa. Ang kalibutan, do puros na lang Diyos ang kinawaling. And yet, hindi sila matuod ng Diyos. Ang kinawaling, sa sining kalibutan, hindi matuod ng Diyos. Ba't ang matuod ng Diyos, amoy ning Diyos nga ato na ginasimba. Amoy ning isang na Diyos nga ato na ginalaga. Praise the Lord. Amay ni nga Diyos yung kinalaga ni Shadrach, Meshach, ka ni Abednego. Kag siya langit, ang worthy, kag tapos nga pag-aalagaron mga kuturan. We are a peculiar people, grabe mga kuturan ni Santos. No? Kag amuna, amo, kag amuna kita, kag amuna ang ating posisyon nga dapat natindugan mga kuturan. Ngayon ang nabaton ta nga posisyon sa Diyos. Hindi ta na dapat mga kuturan pag-isla. Hindi ta dapat pag-ineglect. Kaya nga, praise God, we are seated together with Christ in heavenly places. We are king and priest of Christ, mga kuturan. Grabe ang ating status sa tubang sa Diyos. Kaya hindi kita dapat masignal. Kaya hindi kita dapat matahak. Sa bisan ano nga mga challenge sa kalibutan, bisan ano mga ginahambal sa kalibutan, nanungod sa imo Diyos, kaya nanungod sa imo ordinance, praise the Lord, dapat nato bigpag kita sa sining abutan, kaya dapat nato i-exalt, kaya i-rally, kaya siya mga kuturan, amo ang matuod na makaluwas. Hindi kaya ang iba na Diyos. Hallelujah, praise the Lord. And there's no other God beside me. There is no other God before me and after me. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Siya ang magkakari ng Diyos sa niyahapon, mga kuturan. Praise the Lord. One time, sa nagkayag si Jesus Christ dito sa kalangitan, nagtanga ang mga tao, mga kuturan. No? Praise God. Kanya ng mga angels na nag-appear sa ila. Oh, mga tao. Sino-sino pala ang inyong ginatakla dira? Ngayon ang Jesus, ng Jesus, nga ginabaton sa panganod, sinya pagabalik siya, sing amo. A form. But sinagawa na sa iba nga Diyos ang magabalik pa. Kundi siya lang git nga Diyos. Praise the Lord. So, ang ato ni Moon, hindi mo kita tinitong ka kasubong sa sinong tatlo. Pwede sila sa ginihwa, tuko sa Diyos, tinitong ka nilang Diyos.
Panginmatya nila yan ini ng Diyos. Panginmatya nila yan ang pagtubo, mga kapatid. Hallelujah! Sa mga ito ko na-convert, may among mga sinang na ginakambal yan eh. Sa kasopyang pa ko ng simbahan, sinay ko, Panginmatya! Ito na yan ako na. May mga yan ang mabalaw. May mga yan ang kilala sa truth, mga kapatid. So, may hindi tayo mahimog ni Subo. May hindi tayo mahimog, mga kapatid. Nga ari naging kita sa mga matuon. Ngayon dito niya pagtindugan. Praise the Lord. Kaya mo niya ang matungod ng mga ordinance ng Diyos. Praise the Lord. Mga young people, mga kuturan, this is now, we are living now in these last days. Sinilibalin mo na bakit? Why na kita tayo? Ma? Laylo-laylo pa mga kuturan. Kinalang na mag-stand. Kailangan natin i-define ang atong pagaling. Kailangan natin dugan ini nga Diyos. Ini nga pagtubo ang atong dugan. Kay siya langit ang Diyos nga makaluwas sa atin. Right? Buligan na wali. Buligan na proklama. Amen! Buligan na sugit sa mga tao nga ini nga Diyos mga atong dugan. Ngayon lang si King Nebuchadnezzar ang pagkatuusin eh. Kundi ang mga tao na sini nga last days, dapat man natin mga kuturan sugiran. Na dapat man mga kuturan makilala sa sini nga Diyos. True sa atong mga testimonies, true sa atong kabuhi, at sa atong nga pag-preach sa sini nga Diyos. We believe nga ang Diyos mag-aubay sa atong. Bisa din kita mag-aubay, kita dapat kagubal. No? Wherever we go, ang Diyos upot siya sa atong kipromise sina mga kuturan. Niya hindi ako magpabaya sa inyo. Bisa sa atong financial na needs, ang Diyos hindi magpabaya mga kuturan. Bisa sa atong physical na needs, dala na na mga kuturan. Promise ang Diyos. Say amen. Amen. Katahong nga testimony sa inyo. Nga ang Diyos ng moves. Dili natin makita ang degree o natawag natin na degree sa ilang tinindugan. Kaya dili naman makita ang special nga manifestation sa Diyos sa ilang kabuhi. At sinigaw ko may kita sinigaw mga tinindugan ka-special man sa Ginoo sa ato. Sa mga moves sa Ginoo. No? Kundi lang kikita scattered. No? Straight kita sa Ginoo. Siya lang yun ang Diyos na ating paglalangarap. Kasubong si Shadrach, may sagot, sinya mga hari, sinya ang Diyos nga amon kita alagad, katahun, no? Nga mga pulong. Nga ang Diyos nga amon kina alagad. At sinya kina alagad, hindi na yung Diyos. Paagi sa pag-stand sa iyang mga ordinance. No matter, bisan pa mga danger, bisan pa may mga kamatayon sila na kinatubang, na siguro nila na hindi nga Diyos makasarap magluwas sa ila. Praise the Lord! Nagwahay sila sa dapat kandukan mga kapatid. Hallelujah! So the same man sa atong panahon, ang Biblia nag-aambal, sinin sa Bible din niya, be ye holy, for I am holy. And come out from among them, and be ye separate. Now, what the meaning of holy, holiness is separation from the world and holy committed to Jesus Christ. Kailan? Separation din mga kutulan. Sa kalibutan, kamag-ibog kita tinindugan sa Diyos. Nga aton, nga ginaanangan. Praise the Lord, and we believe nga ini nga Diyos present until today mag-manifest sa iya power sa aton tubuhin mga kultura. Ang Diyos magagamit sa inyo. Hindi lang na siya mag-mission, mag-minigo. Hindi nga Diyos mag-manifest kundi sa aton man, sa aton tubuhin. Praise the Lord. Kung may mga design kita magpagamit sa Diyos, praise God. Ang aton nag-ingimon, ikip na ito ng aton pagtuo sa sini nga Diyos. Kaya maghimok kita sa tinindugan sa sini nga Diyos. Kaya siya mga kuturan makasarang, mag-supply. Praise the Lord. God shall supply all our needs.
evil siya dala spiritual kasi sa physical na mga butang evil yung hindi ka Diyos. Kaya nga hindi ka Diyos, praise the Lord, He is faithful and just. Hallelujah, let's clap our hands to the Lord. Everybody shout Jesus! 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 Amoy ni Diyos nga ito ng ginalagan mga kuturan. Dahil hindi kita makataka sa sining at Diyos. Hindi kita makuturan, pag-stop sa pag-alagad sa sining at Diyos. Praise the Lord. At pero sa iya pagkari, He is worthy sa ating pag-alagad. He is worthy mga kuturan sa ating pagsimba. Praise the Lord. Takos ining at Diyos nga ating pag-adayaw na pag-alagad mga kuturan. I turn this part. Punto sa sinigang minsan ay brother na tingkong sa inuo, sa pagtuog at sa engine niya pagtulong ko at sa inyo. Mas mahapos magagpat magtindong sa Diyos. Kung wala, natutong mo. Wala challenge, wala pressure, why danger, why pain. Mahapos magtindong. Pero kung may challenge na, may danger na, may pain na maipon. Munang putang atong kutsinahan. Nga hirap-hirap babalaan kung daw ano katukot ang inahambal na ito na matindo kita sa idoko. Kaya ko eksperyensya kay mahimig din ako magtuto sa Diyos kumasali. Bago pala ko ng pastor sa Talisa. May gina-work out ko mga kanimalay na Bergan, yung family. Si Paddy Bob siguro na nung naman na. Nagkabalik-balik ko sa ila pala sa 27th Street. Nagkabalik-balik ko kay Willis. Nagkasun, yun na nakakapatapos sa simbahan. May mga time nga nagkakapot sa simbahan, dalay ko patay ko nga. Ay magkain sa puso. Tuloy ko katutuloy sa ibalik ng kanunin siya. Ang iyaban na, oppose. GOP2, oppose. Bakit ka nalagibigin mo GOP2? Para nga tumunag sila kagayon sa apostolik. May chip po nga ginapanggalon sa GOP2. Pagkabataan, panggalon si Lord's Catholic. Tumitsukin niya sa akin ko, ah, may opposition. One time, may bakla niya kung pati ang utso. Toho, tindog sa Diyos. You get it? Mas hapos isiling matindog sa Diyos. Kahit pagtuo sa Diyos sa alin. At magtindog sa mga engineer ng matulay. Kung wala pa sitwasyon. Kung wala pa ano to ba mo. Kung wala ating battle. Wala presyon. Kagwala danger, kagwala pain, kumain po. Pero maaaki ka din na sa eksperyensya. Now, sino ba lang bakla na kapag din? So, maubra ko sa pagkitulong sa kwan. Kung sa division. Binakla niya kapag din. So, ampot ko na. Grabe nga challenge sa presyon sa akin. Kung ba na sige mo, patapalik-balik ko. Kaya may danger na ano tumingin. Kapagin sige, may palik-balik to. Salamat sa Ginoo nga huwag sa kapalungkot, huwag sa paggamit sa diyan at tayo sa akin. So, muli na tapok naman. Nagatukon ko na lang, ako mga blackboard na, ginakatok-atok yun ang plywood, nagayon na mga blackboard, para hindi na ako magamit. So, only one time na nagtuto, please. Masampot ko ng kusunan. Balaan ko ng alaan na grabing opposition ng ulit yung kapalugin si Mrs. Yung. Ang ilang ido na pinto na kakao o nakagat. Yung pinto yan ay dito po yung kuyan. Ay ko na ang book na kapintas ni pinto na kakao. Kapatid ko na to the kapila na kakao o nakagat siya. Ito. Sa ito nga certain ng Wibis, balik ito, ang ito ay aragit sa balapun sa ulo. Ang hagdang ito, mga apat
kalibutan. Arang sa babaw sa pinaan sa babaw. May pupya ko ko dahil sa ito, kay isang limitan ko, may tubo ko sa police room, so sumot sa pagkakita, at nakita ko ito, kaya parang paglawas ko sa fear ko. Saan ko padulong ko, may tubo ko nga nga yung kuya niya nito. At dito, nasa likod sa room. Challenge. May danger. So kita ko, so kito, has meron ba tayo? Nagpulong pagkantay sa. Kaya ang challenge sa akin, huwag na ma-itsok ito ko kung hindi. Kaya bantal ko na kadaan yung ito na mga gati na yan. Ito na kadaan ko. Sa kawiya ko sa ginawa ko ma-retreat ko. Gin-design ko nga, titugan ko ang akong pagsalig sa Diyos. Ito. Galakat lang ko na, ginawa ko tipon ng akong pagtungo. Pagsigil ito. As nagsaka ko sa kanan, ito aral niya sa babaw at tangan. Kung ko gila ako challenge, kung sino ko may danger, gila mo bala. Kung bala matindog kami sa ginagawa ng pagtupag sa alam ni Jesus. Sige sa akin ako. Sige sa akin. Kung ito ako nasa bawa. Dito ko gila ko na ako patuloy. Hasta nakalambot ko sa bawa. Lambot ko pa kung nabitso ko sa sala. Kaya naso ng pero sa akin. Pagkadibig ko, si Hobito, kato simbahan. Ibukulo ko nga kontraya ko nga ayaw nga nagsimbahan sa. Nag-block mo ko mamangkot, matapong mamangkot, basa ko lahing pati akong buwan sa sakon. So, hipos na ko ngayon, boss. Siya to po lang ito ko. Sige na ko, ay ko kumangkot, sige na wali. Sige na simba. Siya to po lang ito ko, sa tapos simba. Hasta mag-dismiss na, nakumusta ko sa iya, sige lang ito ko. Pwede ka lang ako ikigyan po sa kanya. Asa sa ulit tugbawan sa mga bibro, mga witness ay natugbawan. Tapos tugmaw, tukulo sa iyo kung ito po, simba. Kita lang yung tukulo, ito po. Asa sa uli, by God's grace, kanisip sa ligaws. Kanisip niya ko ligaws, naliberate siya. Na dula ng iya fear. But, sa uli, nagsugid niya sa akin. Niya pastor, niya brother. Ang katapusan mo makanto sa balay. Yan mo nang hindi mo kung moving back lang ito protection. Ipalupan ka. Mga blackboard mo ito nga kagamilan. Pinaglagari ko ito. Panag yung tuwal. Yan katapusan mo makanto sa balay. Inbuyan ko mo ng ito po. Kaya nag-absent ko sa ubra. Kaya ito yung mong pagkakataka. Saan ka patulong ka? Aras as gano'ng balay? Sige pa man dahil. Nahulat siya. Nagpitsyo ko. Hasta nagpuli ko, nagtingalaki ko, kinulupaan ko. Kung ito, mga palakagat, bisan mo, robo, ay kita mo. Hindi tinakop ko sa kakumba, kagat. Tagsilin ko, inigat ako, tukot din na ako sa Diyos. Kaya nga, sa ido ko, mga palakagat, may tamo. Sukat ko sa simba. Tapos siya magalang magtindog sa Diyos. Ang laya ka lang ito ba naman? Ang danger. Sa drakmi sa kapit ni ko, ang ilaan ito ba naman? Kalayo. Danger. Pag-isang kaalipumot sa emperor ang sulay nila. Kalayo ang pito kapilo ang kainiton ang inatubak nila. Challenge, fear, may danger, pero nagtindog ko dyan. Bakit nagtindog sila sa pwerte, kainit, sa trial. Bakit nagtindog sila pagsulod nila sa sulod siyang kalayo, natunaw ang ilang mga kapus, pag nagtindog sila, pag nag-ribot-ribot sa tunga sa kalayo, hindi na sila tatlo lang, nag-apat na sila. Kag siling ni Nebuchadnezzar, ang isa is like the Son of Man, si Jesus Christ. Hindi na siling ang Diyos nag-upot lang sa ila. Ang Diyos nag-manifesta sa ila. Kung magtindog ka, isang sa kainiton sa sitwasyon, is
inside the dangers, kumatindog magin. God is going not only upon sa inyo, He will manifest sa inyo. Pag hindi lang si Nebuchadnezzar makakita sa Diyos ka buhay mo. Hindi iba na tao, pamilya mo. Kita nila ang Diyos sa kabuhay. Ang Diyos ang mga manifestaan kung magtindog. Pero sa kinindog kayo sa Diyos, magaling panahon na matindog ka until it breaks your heart. Bukod sa mga malapit pamilya mo sa kingdom kayo. Sa your friend will go other way. Paubong nalabiyahan ka. Sikway ka. Imong boss, alright, presuron ka rin. Hindi ka mag-iya sa imong tinindugan sa Diyos. Pali mo ka rin. May mga anak, may mga asawa, paubong ka rin. Hindi sila iya mag-alaman sa Diyos. May mga bana kasi balong nga sinta ka na hindi nakapagtagaan ko na. Tito ka? Mga tito ka? Sinta ka na. Kaya yung bagay na pre-building, sinta ka na. Hindi ka nakapagsuporta ron dito pati ng ko na. Grabe nga pain. Tito ka? May boyfriend ka, girlfriend ka, awan ka na. Ikaw na na. Mangita ko iba ang bunong kasal. Makatindog ka. Kaya may pahingin sa akong danger. Kung sa inyo, ayan ko namin nila. Kainit. Ka-strong sa presyon. Ka-real sa danger. Pura mo ginang chimpo. Listen here. Ang mo ginang chimpo. Ang mo ginang tiyon. Kung matunog mo pahing. Until it breaks your heart. You must stand to me. That's the time God is going to manifest to you. Kapag makita yun, hindi ka tao, tukod yun, tao sa Diyos. Kaya sa namun na bagay po. You get it? Matindog. I answer to God, she feel all.